Paghinagpis ni Florante sa gubat na Mapanglaw, saknong 1-83. Sa isang gubat sa labas ng Albania, makikitang nakatali ang paa, kamay at leeg ng isang binatang mayahaning tulad ang kakisigan kay Adonis. Sa puno ng higera, siya'y nakagapos, isang malaking puno na may malalaking dahon at hindi na namumunga. Makinis ang balat nito at mamula-mula, dilaw ang buhok at maganda ang hugis ng kilay at pilik mata. Makikita ang kakisigan kahit lantad sa mukha ang nararamdaman na sakit. Inilarawan ng gubat bilang isang gubat na Mapanglaw, madilim at di halos nakatatagos ang sinag ng araw dahil sa malalago at naglalakihang puno. Nagkalat ang mababangis na hayop dito, kagaya ng mga sierpe o ahas, basilisko o isang halimaw na mukhang bayawak, mga hiyena at tigre. Mayahalin tulad ito sa impyerno. Walang tigil ang pagtangis ng binatang ito habang nakatali. Dasal niya sa langit ay magsabog ng kaparusahan sa mga gumagawa ng kasamaan at kataksilan sa bayan. Habang ang mabubuti at magagaling ay pinapatay, inilulukluk naman sa trono ang mga taksil at masasama. Habang ang nakapanig sa kabutihan ay walang imik, ang mga masasama at taksil ay tila nagmamalaki pa. Ang mga nagsasabi ng katotohanan ay binubusala ng bibig at pinatatahimik. Labis ang hinagpis ng binata dahil sa kinasapitan ng kanyang mahal na bayang Albania. Dahil lamang sa kasakiman ni Conde Adolfo sa kayamanan at kapangyarihan, nagawa nitong pagtaksilan ang sariling bayan. Sa kawalan ng magliligtas, hindi maiwasang magtanong siya sa may kapal kung bakit tila bingi at bulag ito sa lahat ng kasamaang nangyayari at kahabag-habag na kanyang sinasapi. Sa gitna ng kanyang pagtangis, hiling rin niya sa may kapal na sana sa puso ng kanyang kasintahang si Laura ay sumagi man lamang ang kanyang alaala. Ito na lamang ang kanyang nagiging pang-aliw sa trahedyang kanyang kinalalagyan. Sa pag-alala sa kasintahang si Laura at isipin na sa piling na ito ni Conde Adolfo, ninais na lamang niyang mamatay upang di na maramdaman ang sakit ng pagtataksil. Sa tindi ng hirap at sakit na nararamdaman, nahimatay ang binata. Napalungay-ngay ang kanyang ulo, ngunit patuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luha. Maya-maya'y maririnig muli ang sigaw ng binata sa buong kagubatan. Hindi na mabata ang hirap na nararamdaman ng kalooban dahil sa isipin ang kanyang kasintahan ay kapiling na ng iba. Inalala na lamang niya ang laging sinasabi ni Laura sa kanya, na ang makita lamang siya ay lunas na sa kanyang problema. Nawawala ang kanyang mga pangamba kapag nakikitang dumarating ang binata mula sa pakikidigma. Inalala rin niya ang ginagawa ni Laura bago umalis patungong digmaan. Pinakikintab nito ang lahat ng kanyang kagamitang pandigma. Nang minsan ay binurdahan ang kanyang turbante ng letrang L. Kapag siya ay dumarating mula sa digmaan, ito ang unang sasalubong sa kanya upang gamutin ang kanyang mga sugat at alibin siya. Sa gitna ng lahat ng sakit, hinahanap-hanap ng binata ang ganitong paglingap mula sa kasintahan. Napalungay-ngay muli ang ulo ng binata, habang walang tigil pa rin ang luhang umaagos at ang mga buntong hininga na kung pagmamasdan, siya ay tila wala ng buhay. Nang mawalan ng malay si Florante, siya namang dating ng isang matikas na girero sa gitna ng gubat. Sa kanyang pananamit, malalamang siya ay isang moro sa siyudad ng Persya. Huminto ito at nilibot ang paningin sa paligid upang maghanap ng mapagpapahingahan. Saka inilapag ang kanyang mga sandata at pinagdaop ang kanyang mga kamay. Sa isang malaking puno na paupo ito, sunod-sunod ang buntong hininga at pagpatak ng luha. Saka nagwikang, "Fleriday, tapos na ang tuwa." Punong-puno ng pait ang hibik ng moro. Aniya, hindi niya papayagan kung iba ang umagaw sa kanyang kasintahang si Fleriday. Ngunit sa sitwasyong ito,
ang kanyang ama, ang kanyang karibal sa puso ng minamahal. Hindi niya maaaring kalabanin ng ama na ayon sa kanya ay dapat igalang. Sa kanyang pagtangi ay nasambit ang, O pagsintang labis na makapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ninuman, hahamaking lahat, masunod ka lamang.